Magsitayo po ang lahat at ating pungdasalin ang novena para sa Padre Jesus Nazareno. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng pagkabuhay ni Jesus na poong mahal. Krus ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na poong mahal. Mga kapatid, tayo po ay lumuhod sa harap ng larawan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sambahin natin siyang nakaluklok sa kanan ng Amang nabubuhay magpakailanman. Mga kapatid, pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo ay mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo ay pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat kayo'y tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit ngayon kayo ay nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Jesus Nazareno, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat, parangal at paggalang, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Ikaw ang tanging anak ng Diyos, naging anak ka rin ni Mariyang Birheng Kalinis-Linisan. Bigay ka ni Maria sa amin bilang tagapagligtas at kapatid. Binigay mo si Maria sa amin bilang ina namin at pag-asa. Pinuno mo siya ng grasya, punuin mo rin kami ng grasya ng Espiritu Santo. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, at kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Amen. Jesus Nazareno, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat, parangal at paggalang, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Inilalarawan mo sa amin ang mukha ng Diyos na di nakikita, ang Diyos na puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Katulad mo kami sa lahat ng bagay, liban sa kasalanan. Sa binyag, kami ay ginawa mong mga anak ng Diyos na banal. Sa aming pamumuhay araw-araw, maipakita nawa namin ang nakalulugod sa Ama namin. Amen. Jesus Nazareno, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat, parangal at paggalang, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Lubos mong naunawaan at nadama
kung gaano kasama ang kasalanan ng bawat tao sa nakaraan, sa kasalukuyan at hanggang sa katapusan ng panahon. Sinunod mo ang kalooban ng Ama na iyong tiisin ang maraming hirap at kamatayan sa krus para tubusin ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa at gawin silang mga saserdote para maglingkod sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Kami naway makasama mo sa iyong patuloy na pagtitiis ng kahirapan para sa kaligtasan ng sandibutan. Amen. Jesus Nazareno, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat, parangal at paggalang, kadakilaan at kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat ikaw ay mabuti, ang pag-ibig mo'y napakatatag at mananatili, hindi kukupas, walang katapusan, hindi magwawakas. Amen. Jesus Nazareno, sa mga bayang walang misa, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga may bigat na problema, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga di kayang magtrabaho, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga katulong na dustang-dusta, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga hirap sa paghahanap buhay, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga di nakakaranas ng pahinga, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga nag-aalaga ng matatanda, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga mag-inang taga-kalye, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga may sakit na nagtatrabaho, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga nagsasama ang di pakasal, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga nag-aampon ng anak ng iba, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga namatay sa tabi ng ina, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga naglilibing ng kaibigan, maawa ka, Panginoon. Jesus Nazareno, sa mga nagsisikap magbagong buhay, maawa ka, Panginoon.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinihilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw na kung saan ay muli tayong tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikyem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan na kanilang ama. Sinabi ni Israel, gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihin sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin.
Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin siya sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, inihaw nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Itong Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan ito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinagpakwintas ng kulyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya ay isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos kayo na lamang ang kanyang ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos,
kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kaniyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kaniyang parte. Ngunit sinunggaba ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kaniyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin nang mapa sa atin ang kaniyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaba nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay ang siya ring naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinhagang ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Ayan, batiin muna yung katabi natin, ano? Nang magandang umaga din. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tunay nga pong mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto na tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon. Unang-una, araw na kung saan tayo ay nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapala na ating natatanggap sa araw-araw ng ating buhay. Ikalawa, ito rin ang araw na kung saan tayo ay humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at pagkukulang na ating nagawa sa mga panahong mas sinunod natin ang ating mga sarili kaysa sundin ang kalooban ng ating Ama. At pangatlo, tayong lahat ay tinipon din upang pagsamasamahin natin ang ating mga panalangin at kahilingan at iakyat sa langit ang mga bulong at kahilingan ng ating mga puso. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang talinhaga
tungkol sa tusong katiwala o kasama. Nais ng mga katiwalang ito na sa kanila mapapunta ang ubasan ng may-ari. Kaya't noong dumating ang pitasan, sinunggaban ng mga katiwala ang mga aliping ipinadala ng may-ari. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa nila sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta ng may-ari ang kaniyang anak na lalaki, at ganito rin ang kanilang ginawa, binugbog at pinatay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, paano po ba natin pinahahalagahan ang mga bagay, ang mga galing, ang mga talino, ang mga kakayahan at mga yaman na mayroon tayo sa buhay? Kinikilala ba natin ito bilang mga grasya at biyayang kaloob at nagmumula sa Diyos? O baka naman binabaliwala natin ang mga ito at hindi natin binibigyan ng halaga? Alam po ninyo, ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang talento at kakayahan. Ang nakalulungkot, minsan hindi natin ito pinalalago. Dahil sa takot, madalas wala tayong ginagawa at hindi natin napapansin ang kakayahan na ipinagkaloob sa atin. Ang nakalulungkot pa, kadalasang hinahanap natin sa iba ang mga bagay na wala tayo. Ngunit ang mga bagay na mayroon tayo, mga bagay na ipinagkaloob na sa atin, kadalasan kinakalimutan natin at hindi natin nabibigyan ng tamang pansin. Kadalasan pinangungunahan tayo ng iba't ibang uri ng takot at pangamba. Kagaya na lamang ng nangyari sa Ebanghelyo, may mga inatasan, may mga katiwala, at may mga kasama ang may-ari na pangalagaan ang ubasan upang magkaroon ng mabuting pag-aani. Subalit, ang kapalit ng ginawa nila ay ang pagkitil ng dugo sa mga mabubuting lingkod. Kaya nga, yung parabola na ating narinig ay sumasagisag din sa pag-uusig at pagpatay na ginawa ng mga pinuno ng Israel laban sa mga propeta ng Diyos. Tungkol din ito sa anak ng may-ari na siya namang kinakatawan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. At siya rin ipapapatay ng mga pinuno ng Hudyo. Kaya naman mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong panahon ng Kwaresma, hinahamon tayo ng Ebanghelyo sa araw na ito, natignang muli natin ang ating mga sarili. Dumating na ba sa puntong dahil sa pagnanais nating maangkin ang maraming bagay ay naging ganid na tayo sa ating mga sarili? Huwag po nating kakalimutan, una, magtiwala tayo sa Diyos at magtiwala din tayo sa mga biyaya at talentong ibinigay at ipinagkatiwala sa atin. Kaya nga ipinagkatiwala sa atin
Ibig sabihin, Diyos mismo nagtitiwala na makakayanan natin. Kaya nga ang tawag sa atin ay katiwala dahil tayo ay pinagtitiwalaan. Sayang naman ang mga tiwalang ibinibigay sa atin ng Diyos kung hindi tayo marunong kumilos at magpalago. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng lakas at kagalingan. Marami tayong pwedeng maabot. Marami tayong pwedeng marating kung gagamitin natin ito ng tama at husto. Huwag tayong matakot. Hindi tayo nag-iisa. Kasama lagi natin ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Maliwanag din po na hindi nais ng Diyos na tayo ay mandaya at manlamang. Ang anumang panglulustay, pang-iisa, pang-aabuso ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Nilikha tayo ng Diyos upang tayo ay mamunga, hindi upang manlamang ng ating kapwa. Kaya bilang mga katiwala ng kanyang biyaya at nilikha, paano tayo mapagkakatiwalaan sa malaking bagay kung sa maliit na bagay pa lamang ay hindi na tayo katiwa-tiwala? Lagi po nating tatandaan, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang bawat isa sa atin, anumang estado ng iyong buhay, binigyan ng Diyos ng talento at kaloob. Bawat isa may pananagutan na gamitin ang kaloob na iyon para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po mahalaga kung ang regalo o kaloob na ibinigay sa atin ay malaki o maliit, kakaunti man o marami. Ang pinakamahalaga, lahat tayo ay inaanyayahang maging mabuting kasama at katiwala ng Diyos. Kaya naman, pag sumikapan nating maging mabuti at matapat sa lahat ng oras at pagkakataon. Meron nga pong isang sikat na kasabihan, nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Pero nais ko pong dagdagan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ay laging umaasa at nagtitiwala. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa ating Diyos Ama. At sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig
pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasabot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pumumuhay, kami ay maitaguyod sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Yesu Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakatawang taong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaang naparirito sa ngayon.
pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama
ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayong lahat ay mga katiwala ng ating Diyos. Tayong lahat ay Kanyang pinagtiwalaan. Huwag nating sayangin ang Kanyang pagtitiwala. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sa tanging tawag mo. Pag-ibig kong ito, isang pananabik sa piso ko. Sa iyong pagbabalik sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig ka. Announcement, pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza of San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at ligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.